What is up mga ka-exotic? Welcome back to Exotic TV channel. And this day, ang gagawin natin is sling feeding. Matagal-tagal na rin tayong walang feeding video ng ating mga sling tsaka juveniles. So, ano pang hinihintay natin? Samahan niyo ako. Let's start! Pinakauna sa ating listahan. Oops! Ayan, freshly molted na Halpactera pulcripes. Tingnan nyo naman yung ganda ng mga pulcripes. Drop tayo rito. Naku po! Ito pa. Parang hindi nyo naramdaman eh. Yun no? Bilis! Sinunggaban niya agad. Ito pa. Boom! Boom! Wow! Pakang ganda nila no? Grabe. Wow. Sunod natin tong Poisoloteria ornata. Hey. Hey. Yun no. That is male na naman. Tatlo na yung male kong ornata. Yun no. So yan ang Poisoloteria ornata. Male again. Isa akong male keeper ng ornata. Yan, puro male yung alaga akong ornata. Next, ang very small but terrible na Aponopelma Diamondback. Uy, para siyang pre-molt. Pero try natin pakainin ha. Baka mag-last meal pa siya bago siya mag-molt eh. Uy, oo nga. So this is Aponopelma SP Diamondback. So wala pang ganap na pag-aaral dito pero ayan o, napakaganda no. So this one is sure female. Panalo. Para silang albiceps maliit. Pero pag lumaki sila, madidistinct nyo yung pagiging diamondback nila. This one, guess what? Another diamondback. Paborito ko kasi yung Aponopelma SP na yan. Kaya ayun. So try natin laglagan dito. Kainin mo. Ayaw niya. Para siyang moderatum, no? Hey, yan. Yun. Sinibak na niya. Ganda. Ayan ang diamondback. Ayan, dalawa sila. Sana eh, pang-abot kung parehas man silang female at male. Tapan na natin. Ayan. This one is Neotele Insei Gold. Ayan. So, pakainin natin. Neotele Insei Gold. Hey! What you doing there, bro? Ayan na. Ayan na. Maramdaman na niya. Ayan na. Go! Sige. Ayan. Nakita niyo na yung gold carapox niya. Nahihiya pa siya. Pakainin na. Konting galaw pa. Yun. Tago na. So, yan. Ang Neotele Insei. Nasa akin to, 2cm pa lang. Ngayon, medyo malaki-laki na siya. Ayos. Next, nasa akin to is 0.5cm pa lang. At in sobrang parang butil siya ng bigas. Mas maliit pa sa butil ng bigas. This one is Cerocosmos Elegans. Pero nabili ko siya as Giganteus. Kaso, wala eh. Naging Elegans eh. Ayan o, pero ang ganda naman o. Ganda rin niya. So, pakainin na natin. So, drop tayo dito. Yun! Nice one. Ayan ang mga elegance. Giganteus ko to binili. Pero naging elegance siya. Ganda no? Okay din. Maganda na rin. Pwede na rin. Pero, ayun nga. Hindi ito yung XP kong XP. Yun. Ayos. So meron akong apat na trapdoor spider. That one is Egutele Mira. Unahin natin pakain itong isa. Yun. Sunod natin itong isa. Yun. Ito, hindi ko alam kung nasaan kaya. Yun.
So ito ang nag-iisang trapdoor baboon spider, ang Idiotelemira. So nasa akin sila, 2cm pa lang ito, nagtago na agad. Ayan yung isa, nakalabas. Bluefoot baboon, tarantula ang tawag sa kanila. Ito rin, nagtago na agad. Angas, no? Okay na okay. This one is Chromatopelma sinubopescens or green bottle blue. Lagyan natin dito. Uy, hindi nyo naramdaman. Itong isa panigurado, ramdaman mo to. Yun! Sobrang patay ata itong isa eh. Yun oh. Kagat! 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 Ayun ako magat. Itong isa pag green bottle blue na yung kulay. Same with this one. Pag green bottle blue na rin. Ito yung kapatid nila na green bottle blue na. Ayan. Green tapos blue. Yan, green bottle blue. Ganda, no? Chromatopelma sinubopescens. Next one is Chilobrachis guancinensis. Bigay sa akin to ng tropa. Shoutout sa'yo, kaibigan. Yan, malaki-laki na to. Uy! Hindi na natin nakita, pero narinig ko yung crunch. Tumunog eh. Try natin. Wala, hindi. Ayun. Pero nakikita. Pero lumabas siya. Ayan. This one is sure female na guancinensis. Pakaganda, no? Wow, such a beauty. Chilobrachis guancinensis. Pakaganda. Panalo. Sa mga nagtatanong kung may scorpion ako, yes. Binibigyan nila ako ng scorpion. Ito bigay lang sa akin to. This one is Petrans. Hindi ko alam full name eh. Pero Petrans yan. Uy! Yun, tinusok na niya. Pakaangas, no? Yes, yes. May mga scorp ako. Hot scorp. Hindi naman ganun ka-hot. Level 3 din ata ito. Ayan. This is Petrans. Mga bigay lang yan ng kaibigan. Uy, ba't ka dyan pupunta? Hala. Napasok mo, boss. Balik natin. Kuhat natin. Ayan. So, ito ay Aponopelma bicoloratum. Ay, ano. Mga Aponopelma talaga. Mahilig maghukay. So, pakainin natin. Nasa akin yan, guys. Maniwala kayo hindi. Isang taon kalahati na. Ganyan pa rin siya kalaki. Actually, 2 years na ata eh. Uy, hindi nakuha. Bano! Ayan na. Sinong bano? Sabi niya. Sinong bano, boss? Yan ang Aponopelma bicoloratum. Kitang-kita na sa carapace, oh. Hindi siya brachypelma. Kasi, napagkakamalan tong fire leg. Marami na na-scam na ito. Bicoloratum daw, tapos nagiging fire leg. So, yan ang Aponopelma bicoloratum. Carapace pa lang, kitang-kita ng Aponopelma siya. So, release the beast na tayo. So, bakit release the beast? Kasi itong HMAC natin, guys. Ayan. Dahan-dahan kasi HMAC to. Nag-sperm web na. Ayan, oh. Nakita nyo ba yun? Yun ang kanyang sperm web. At ready niya ng brochahin itong female natin. So, dito natatapusin yung vlog. Sana makakita tayo ng konting action. For safety, ayoko na kasi siya makatakas, guys. Sobrang bolty na itong HMAC na to. Kaya, ilalagay ko na lang siyang pagganyan. Ayan ang male HMAC. Lagay ko na siya somewhere here. Ayan. So, dito ko natatapusin yung vlog. I hope nag-enjoy kayo at natuto. Ito'y kocommunal ko na lang sila. Ang tawag dito, communal mating. Kasi hindi naman natin mapapanood yan. Sobrang tagal yan. So, ayan. Maraming salamat sa panonood, guys. Continue to like, subscribe, and share. Support Exotic TV. Bye-bye! Natawa lang ako dito. Tignan nyo. Pareha sila magte-threat pose. Threat pose. Whoop! Itong isa. Threat pose. Whoop! So, yun. Pareha silang mataray. So, good luck sa inyong dalawa. Pareha kayong mataray. Naka-threat pose silang dalawa. Ang kulit. Bahala kayo dyan. So, yun. Paalam na talaga to. Totoo na.